May binili pa sa Lazada na LED. USB type siya. So, less than 100 pesos siya. I think 65 pesos siya ata ang presyo ng binili ko. So, ipopost ko na lang mamaya yung presyo. So, ito siya ngayon. Titingnan natin kung worth it ba na bumili. So, ang pangalan niya, Universal USB LED Star Projector, etc. Ang haba, ano, hindi ko na nabasa. Ito yung nabili ko na may pinakamahabang pangalan. 60 pesos, 65 pesos siya. So, ngayon, try natin kung okay ba siya. So, lagay natin yung sa cellphone charger. Saksak natin. So, yan. Makikita nyo maliit. So, malapit siya. So, pag inikot-ikot mo yung pinaka head niya, nag-a-adjust yung klase ng ilaw na nakikreate niya. So, hindi masyadong kita kasi maliwanag. Pero, tinatrial ko lang palayo ng palayo. So, eto ngayon sa kisame namin. So, yan. Makikita nyo medyo maliwanag pa rin. So, at least mga 1 meter, hindi naman 1 meter, siguro mga 75 cm by 75 yung laki, yung sakop niya. Pero around, from the ground up, mga 1.5 meters ang layo niya. 1 meter, so 1 meter to 1.5. So, ayun lang yung makocover niya. So, maliit na area lang ang makocover niya. Maganda lang tingnan. Siguro kung ano, yung pag matutulog kayo, parang pinaka nightlight niya sa kisame. Para lang ano maganda tingnan yung kisame niyo. Pero more than that hindi. Ito yung makikita niyo umiikot-ikot siya. Hindi siya automatic. Kailangan yung galawin siya para umikot yung mga ano gumalaw ng liwanag niya. Pero once na tinigilan niyo, naka-standby lang siya sa isang position. So hindi siya animated talaga. Fixed light lang siya. Nakita niyo kanina gumagalaw-galaw lang kasi ginagalaw ko. So, worth it ba siya? For the price, worth it siya. Useful ba siya? Parang hindi. So, magkaiba kasi yan eh. Para sa akin siguro kung bibili ako ng nightlight ko or skylight na skylight ko sa kwarto, hindi ko siya re-recommend. Although nakalagay naman siya doon, car, pang car interior lang. Pero kahit sa car interior, parang hindi ko siya i-re-recommend. Worth it siya, dahil 65 pesos lang. So, yun lang talaga makukuha mo siguro for 65 pesos. Pero kung worth it siya, worth it siya. Usable siya, para sa akin, hindi. Bibilin ko ba? I-re-recommend ko bang bilhin ng iba? Hindi. So, para sa akin, huwag na kayo mag-aksaya ng pera, huwag nyo lang siya bilhin. So, binili ko lang to dahil gusto ko lang makita kung magagamit ko. Medyo siguro sa ibang project ko, magagamit ko siya. Pero sa ngayon, tambak muna siya sa isang malaking tambak na laman. Anyway, until next video, bye-bye!